Labis ang kanyang pagsisisi nang malaman ang isang bagay. Ano nga kaya ito? Yan ang ating aalamin sa aking kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video. Pakiclick na rin po ng subscribe button. Gayun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Mag-asawa sina Michael at Bella at mahal na mahal nila ang isa't isa. 3 taon na silang nagsasama at ang kulang na lamang sa kanila ay anak upang matawag sila na isang masayang pamilya. You can have a second opinion. May irerekomenda ako sa iyong ibang doktor. Sabi ni Dr. Valdez, nawala ang mga ngiti ni Bella nang sabihin ng doktor na mababa ang chance na magkaroon siya ng anak. Hindi healthy ang egg cell niya. Kung may mabuo man, hindi 100% na mabubuhay ang baby sa kanyang sinapupunan. Parang pinagsakluba ng langit at lupa ang pakiramdam ni Bella dahil sa kanyang nalaman. Akala niya, buntis siya dahil sa kanyang kakaibang nararamdaman. Akala lamang pala niya, false pregnancy ang tawag doon. Ayon sa doktor, pinakawala ni Bella ang isang malalim na buntong hininga. Matagal na nilang gusto ni Michael na magkaroon ng anak. 3 taon na silang kasal, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya buntis. Pakiramdam ni Bella ay wala siyang kwenta na babae. Umuwi si Bella na dala-dala ang alinlangan. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya kay Michael ang resulta ng pagka-check up niya. Panay ang patak ng kanyang mga luha habang lulan siya ng taxi pa uwi. I'm not capable to bear a child. Mamahalin pa kaya ako ni Michael kapag nalaman niya na hindi kami magkakaanak? Tanong ni Bella sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. May pumipigil sa kanyang sarili na huwag niyang sabihin sa kanyang asawa at hayaan na lamang na ganito. Pero ayaw ni Bella na magsinungaling kay Michael. He has the right to know my situation. Baka sakaling maintindihan niya ako. It's not my fault. Mahal ako ni Michael. Siguro naman, hindi ito magiging dahilan upang iwanan niya ako. Pagpapalakas ng loob ni Bella sa kanyang sarili. Nakarating ng kanilang bahay si Bella na parang wala sa kanyang sarili. Naupo siya sa sofa at nakatulala na nakatingin sa kawalan. Iniisip niya kung paano niya sasabihin sa kanyang asawa ang kanyang kalagayan. Iha, nakauwi ka na pala. Kumusta naman ang pagpunta mo sa doktor? Tanong ni Manang Isidra, ang kanilang kasambahay. Isang malalim